Hello guys, welcome back to Just Nabs Vlog. Ngayon ay ipakikita ko sa inyo sa video ito kung ano na ang mga nagawa sa Catbalogan City sa pagkontrol sa mga baha. Makikita ninyo sa video ito sa ngayon ay ang mga laborers, mga nagtatrabaho sa ilalim ng Anchao Bridge. Yan, kinukuha na nila ngayon ang mga bakal na ginamit nila sa paggawa ng flood control walls, yung sea walls na konkreto. Dati dyan, yan ay halos hindi madaanan ng mga sasakyan pang tubig, yung mga motor pambot, hindi yan madaanan dahil sa maraming mga basura, may mga buhangin dyan. Nadadaanan lang yan na kung high tide. Sa ngayon ay napakaganda na ng ilog na yan. At saka yung mga flood control walls, ayan, maganda. Nakikita ninyo sa banda doon ay meron doong isang establishment na ginawa. Ano ba yung nandoon? Pupunta natin yan mamaya, no? Pupunta natin. Dati kasi binabaha talaga ang Catbalogan pag may malakas na ulan at sinalubong ng pagtaas ng tubig sa dagat. Nako, sobrang baha talaga. Sa ngayon talagang hindi na ito natin masyadong mapapansin kasi wala nang baha. Salamat sa ginagawa nila. Ano pang ginawa ng mga proyektong ito? Ngayon ay bakit hindi na masyadong binabaha ang Catbalogan? Yan, isa yan. Yung sa mga flood control na mga walls, mga seawall. Saan ba galing yung mga tubig? Saan ba ito dumadaan? Ito pa'y dumadaan sa mga Anchao Creek, ano? Sa creek na dumadaan sa mismong syudad ng Catbalogan. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung ibang mga daanan ng tubig. Yan, makikita ninyo ay yung bakuna ng Anchao Bridge. Yan. Ito naman ay yung mga creek sa mismong syudad. Inaayos din siya. Yan dumadaan ang tubig mula sa mga bahay at lalong-lalo na pag malakas ang ulan. Ito. Punta tayo ngayon, malapit ito sa San Pablo Catbalogan, ano? Dito meron silang ginagawa. At magtatanong tayo dito mamaya, ano ba itong mga konkreto ito? Ano ba ang gamit ng mga konkretong ito? Maingay dahil sa umaan yan, si Kuya. Para daw yan ay sa breakwaters. Oh, breakwater. Yan yung dumidipin sa syudad upang hindi yung mga malalakas na alon ay hindi bumagsak sa Catbalogan. Tapos sa bandang kaliwa nito ay doon dumadaan yung tubig mula sa syudad. Ipakikita ko sa inyo yan. Meron muna siyang strainer, ano? Strainer. Tapos makikita nyo sa banda doon, meron parang gate. Yan ay drainage gate. Tapos yung katabing building niyan, yan ang nagko-control ng gate na yan.
upang hindi dumaan yung tubig mula sa dagat, lalong-lalo na kung high tide. Yan. Napakalaking tulong niyan.